Magkapatid na Lorraine at Venice nagpaalam na nga sa kanilang baba na si Ilmaz Bektas. Panoorin mo ang buong video na ito at huwag kang mag-i-skip para hindi mo ma-miss ang mga importanteng detalye. Bago natin simulan ang kwentuhan, please make sure to subscribe to this YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga latest chika. Isang matagal at mahigpit na yakap ang ibinigay ni Ilmaz sa kanyang mga anak dahil alam nito na maaaring matagalan pa bago sila magkitang muli. Hindi nga rin napigilan umiyak ni Venice at Lorraine dahil muli na naman silang mawawalay sa kanilang ama matapos ang 15 years na di nila pagsasama-sama. Sa isang segment nga ng Showtime kung saan judge si Rufa, ay naikwento niya na sinabihan daw siya ni Ilmaz na dahil 15 years niyang di nakasama ang mga anak, nararapat lamang daw na manatili ang magkapatid sa Turkey ng 15 years din. Sabay tawa. Noong magkahiwalay nga ang kanilang mga magulang ay hindi na muling nakasama na magkakapatid ang kanilang ama sapagkat naiwan sila sa poder ng kanilang nanay na si Rufa Gutierrez. Kaya naman sobra-sobra ang kanilang naramdamang lungkot dahil kailangan na nilang muling bumalik sa Pilipinas sapagkat inaantay sila ng kanilang nanay. Kaarawan din ngayon ni Rufa kaya't kailangan talaga nilang umuwi ng bansa para makapag-celebrate sila ng magkakasama. Nauna na ngang binati ni Lorraine si Rufa sa Instagram story nito. Sa TikTok account ni Lorraine ay nag-post siya ng isang video kung saan tila ba inaaliw na lang nila ang kanilang mga sarili sa loob ng sasakyan papunta ng airport upang hindi nila maramdaman ang lungkot. But he gifted you a Ferrari. He's a 10. He's a 10, but against your religion. He's a 0. Okay, he's a 9, but he makes thirst trap TikToks. 0. Like, fair enough. Not even on the roster. Fair enough. He's an 8, but he calls your mom a MILF. He's a 0, like, yeah. He's a 3, but he's like the funniest guy you've ever met. 10. He's a 10, but joke flirts with your friends. He's a what? He's an 8, but he's a really dry and like bad texter. 1. He's a 10, but doesn't know your birthday. Ew, why has that happened to me before? He's like a 6. Gayon pa man ay hindi maitatanggi na nag-enjoy talaga sila sa Turkey kasama ang kanilang ama. Kapansin-pansin rin ang pagiging active ni Lorraine sa TikTok sa dalas nitong pagpo-post ng mga video sa kanyang account. Nang makarating na nga sila sa airport ay hindi na napigilan ng mag-aama na maiyak at sulitin ang moment na iyon bago pa tuluyang umuwi ng Pilipinas ang dalawa. Ang kanilang half-sister na si Ignas ay yumakap na rin sa kanila. Kitang-kita ang pagmamahal nila sa isa't isa kahit pa hindi sila matagal na nagkasama at ngayon nga lang nakapag-bonding. Ang kanilang kwento ay isang napakagandang inspirasyon sa maraming pamilya na nagkahiwa-hiwalay dahil sa iba't ibang rason. Sa huli, anuman ang naging dahilan nito, sana ay maging bukas din ang kanilang mga puso sa pagpapatawad katulad na nga lang ng kwento ng buhay nila Rufa, Ilmaz, Lorraine, Venice at Ignas. Anong opinion mo? Please share your thoughts on the comment section and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga latest chika.